Good day mga ka-zoned. So ayun, kita nyo naman, naka-e-bike tayo ngayon ng Lion SR. O, susubukan natin sa N-Max. Parehas ano to, parehas walang nagalaw. Yung N-Max 300 odo pa lang yun. Tapos eto namang Lion SR, kakarating lang. Kakakuha lang nila ng sa may partas. So susubukan natin i-gauge sa all stock na N-Max. So yung N-Max 300 odo pa lang yun, kakalabas pa lang. Oo, kaya Boss Pipo naman yun. Tapos etong unit ngayon dito na sakay-sakay natin, Lion SR. So ayan, si Conce, yung may-ari. Oo, meron rin siyang ano, meron rin siyang gamit, pero yung ano, yung mas mababang variant yung gamit niya ngayon. Tapos etong atin, kumbaga yung mas mataas na variant kumpara doon. So eto, itatesting natin doon sa may N-Max na 155. So subukan natin kung ano yung kakalabasan ng video to. Excited ako. Subukan siguro namin to sa mga 800 meters siguro na takbuhan. So ako magda-drive dito sa may EV, electric vehicle. Tapos si Granny yung magdadrive sa N-Max. O ayan, excited ako sa kakalabasan nito mga sir. Abangan nyo na rin. Ayo, yes sir. Hi! So ayan, subukan siguro namin ng 800 to 1 kilometer yung takbuhin namin mga sir. So ako yung magdadrive dito sa e-bike na Lion SR. Tapos ayan, si Granny naman sa may N-Max na bagong bago, 300 odo yan mga sir. So antayin lang natin na maging clear yung pag-preference indication natin para syempre mas safe tayo. Let's go. Done. Wait lang, using ko lang yung GoPro. Utang ina. Lag-lag pa. Kalang di kalang. Tingin ang tulin. Grabing tulin na ito mga sir. Siguro kung ano, kung hindi lang matagtag tong daan, talagang may sasagad mo to. Pero sa speedometer niya 182, di ko lang alam sa GPS. O, subukan pa natin isang beses pa yung magandang takbo. Alright. Okay, last hit mga sir. Ah,
Wala, wala. Kakakambyo pa nga natin. Ah, talagang natutumba yung GoPro natin. Okay, dinam. Wala, wala. Galak, 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 galak. Layo. Okay na lang kasi, okay. Alright. Okay na yun, okay na yun. Ayos na, ayos na. Talagang ano, iba yung response na ang kuryente, syempre. So, talagang ramdam mo pagkapiga mo siya, talagang umaalis na. Tapos ang kagandahan pa nito eh meron siyang ano, meron siyang mode. So yung mode 1 niya may limit hanggang 111 ata yung nakita ko kanina. Tapos pag nag mode 2 ka, parang nasa around 150 ata or basta doon 145 to 150. Tapos nag mode 3 ka na eh umabot siya hanggang 183. Di ko lang alam kung sigurado ako, sure na sure to 100% may itataas pa yon kasi medyo matagtag, sobrang tagtag etong pinagtestingan namin eh. Nagkatuwaan lang kami kanina kasi binidyohan ko lang to. So yun yung kinalabasan sa all stock na NMAX. Yun na lang yung ano, yung parang basis nyo sa NMAX versus dito sa may Lion SR na EV natin. So ayan, yun yung mga tropa natin. Kung nagustuhan nyo yung kinalabasan ng video nyo, eh huwag nyo lang kalimutan na mag like, comment, share and subscribe. And syempre huwag nyo na rin kalimutin na pindutin yung notification bell button. So ayan, sa mga gusto mag-order ng malakas na
e-bike na nangiiwan ng mga NMAX. Siguro kayang iwanan to na ano. Kaya rin neto iwanan yung mga Raider FI. Ang ina pag ano, pag siguro nakachamba kayo ng ano, ng mga e-bike na tulad nito, eh wag na wag kayo magkakamali. Sasakit lang yung mga nakem nyo. Hindi ko alam Tagalog ng nakem. So let's go. Balik na tayo sa talier, mga sir. Ayaw, hindi naka-score si Granny sa atin. 0-3. Ayan, let's go. Tinesting lang namin, mga sir. Pinagmukhang e-bike nung e-bike yung NMAX. Tulin na ito. Parang ano, yung kargadong NMAX versus stock na NMAX yung kinalabasan ng video to, mga sir. Pagkang ano, napapasarap yung napapasarap paggamit natin sa e-bike. Ayan, sa mga gustong umorder ng e-bike na to, kita nyo naman siguro yung ano, yung quality, yung top speed, ano po ba, basta yung paggamit ko. So para sa akin naman, kung gagamitin mo lang dito, yung sobrang pangalan to, yung hindi ganun kalayo, ganun yung mga distance na tra-travelin mo, eh ayos naman to. So siguro ang maximum nito ng isang full charge eh kaya siguro ng mga 80 to 100 kilometers takbohin. Depende na rin siguro sa road condition. So pero ang sabi naman ni Conse kanina sa akin, kasi nagtanong-tanong ako, eto daw ang maganda nito, kahit low watt na siya, ganun pa rin yung power output niya. Hindi tulad ng mga iba na habang bumababa yung charge niya, habang bumababa yung capacity ng charge niya, eh bumababa rin yung power output niya. Hindi tulad nito, kung ano yung power output ng full charge hanggang sa low watt, ganun pa rin yung power output niya. So kaninang ginamit natin ito eh nasa 81 ata siya. So ngayon nasa 77 na. Yung paggamit natin na tatlong beses na tinakbo na naka full potential, hindi naman siya nag-iba, hindi nag-iba yung takbo. Yung first run natin kanina 181-182 eh. Tapos yung second run natin tumaas 182-183-184 ata. Tapos ganun din yung ano natin, yung third run natin. Oh, that's it. Kung pag nakaluwag-luwag tayo konti, may pagnanasaan tayo na motor. Motor ba? Motor naman kasi, electric vehicle eh. Vehicle. Hey, let's go. Thank you Conse sa chance na makagamit ng EV. Is that? Alright.